What's up, guys? Charot. Okay, welcome back or welcome to my channel, mga sisi, mga kabrad. Kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. Ngayon, i-share ko lang sa inyo kung paano ko nakumplito ang aking 1,000 banana. So, keep on watching! Unang-una sa lahat, shout out sa mga ka-Team YT ko. I love you guys. Thank you so much. Maraming salamat po sa walang kupas na pagsuportan nyo sa akin. Sa lagi nyong pagsusubaybay o karamay dito sa bahay na to. Nang dahil sa inyo, nakuha ko na yung 1,000 galing sa inyo at ito ay nabigyan na ako ni Lolo ng congratulations. So sa lahat ng mga kadikit ko, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga bahay na nag-ELS na tumutulong sa akin para madagdagan agad yung isda ko para mabuo ko agad ang aking bahay. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na isa-isahin kasi alam ko naman na alam din ninyo kung sino kayo nag-promote sa channel ko nung hindi ko pa nakuha ang 1,000. So maraming salamat po sa inyo. Sa mga bahay na nagtiwala sa akin na binigyan ninyo ako ng jacket bilang admin sa LS ninyo, maraming salamat po sa inyong lahat at aasahan ninyo ang aking pagsuporta din sa inyo hanggat kaya ko. So yun naman talaga ang purpose lang natin dito, di ba? Magtutulungan tayo. So ngayon guys, i-share ko lang sa inyo mga sisi kung ano ba ang aking mga ginagawa bago ko nakuha ang 1,000. Alam niyo mga sisi, sa umpisa kung hindi ka pa isang YouTuber, isipin mo na, yung pagiging YouTuber, madali lang yun, wala namang problema yun eh. Gawa ka lang ng video, upload mo, tapos, hindi yun. Mali kayo. Alam niyo mga sisi sa hindi pa nakaranas ng YouTube, kung kayo ay gumawa ng channel, talagang kailangan niyo ang tatlong bagay. Unang-una, tiwala sa sarili. Pangalawa, mahal mo yung ginagawa mo. Pangatlo, sipag at iwasan ang inggit. Yun talaga ang pinaka-importante na dapat nating gawin. Kasi alam nyo, hindi madali ang pagiging YouTuber. Ang paggawa ng content, okay, madali lang. Pero ang pag-edit, yun ang pinakamahirap mga sisi. Ang hirap mag-edit. Tapos, ang hirap kumuha ng mga isda. Lalo na pag hindi ka masipag. Kaya kailangan natin yung sipag at tiyaga. Tapos, kailangan iwasan natin yung inggit. Kasi, wala tayong makukuha kung halimbawa, nakikita natin yung iba. Marami na sila ang isda. Lumalampas na nga sila sa 1,000. Yun. Bakit sila kung ganun? Huwag nating isipin yun. Huwag muna nating isipin yung iba. Focus tayo sa sarili natin. Mahalin natin kung ano ang ating ginagawa. Yun ang dahilan para makamit natin ang ating gustong kamtin. Kasi alam nyo mga sisi sa umpisa, akala ko kasi ang YouTube madali lang. Pero napakahirap pala. Nag-join ako dito sa YT. Last June lang itong June. Katapusan, June 26. Talagang sinusulat ko kung kailan ako gumawa ng channel. So, June 26, gumawa ako ng channels ng dito sa YouTube. Tapos, ayun, nag-upload ako ng mga video, gumawa ako ng mga ilang content. Yun nga. Tapos, ang hirap, doon ako nahihirapan sa pag-edit, kung sino-sino nang tinatanong ko kung paano mag-edit. Tapos, nanonood din ako doon sa mga tips, yung mga, may mga channel na nag-upload sila kung paano mag-edit, anong application ang ginagamit nilang pag-edit. Yun din ang pinag-aralan ko. Matagal
ko rin yung pinag-aralan kung paano mag-edit ng mga content ko. Tapos, ayun, sunod naman, kailangan tiwala sa sarili. Kasi nangyari ito sa akin. Gumawa ko ng mga ilang content. Pagkatapos ng mga 3 linggo, kunting isda lang ang nakuha ko, kunting isda lang ang pumapasok sa pocket ko. Kaya ayun, dumating sa time na or sa punto na nawala na akong gana sa sarili ko, na parang nawala yung tiwala ko sa sarili ko. Alam niyo mga sisi, sabi ko sa sarili ko, ilang beses na akong nagpuyat, ilang beses na akong nalipasan ng gutom, bakit ang hirap manghuli ng isda? Sabi ko, ay sakit lang sa ulo to. Ayaw ko na. So, tinabi ko yung bahay ko. Mga ilang linggo talaga hindi ako gumawa ng content. Hindi ako nag-upload. Talagang tinabi ko talaga as in hindi ko na pinapansin yung bahay ko. So, after sa trabaho, pag wala na akong trabaho, yung free time ko, yun, nanonood lang ako sa YouTube ng mga palabas sa galing sa iba't ibang bahay. Yung mga content nila, yun lang, nanonood lang ako. Tapos kahit hindi ko sila kadikit, ayun, nagko-comment rin ako. Pagkatapos kong panoorin yung content nila, talagang magko-comment ako. So, yun. Tapos last time, or one time, nakita ko yung isang channel na nauna pa yun sa akin. Tapos, pansin ko talaga na ang hirap din umusad yung bahay niya. Yun bang pukot niya, parang paunti-unti lang yung isda na pumapasok doon. Pero patuloy pa rin siyang gumawa ng mga content. Halos 3 beses or 2 beses sa 1 linggo siya nag-upload ng content. So, napaisip ako. Believe ako sa kanya, sabi ko. Kahit nahihirapan siya, kahit kunti lang yung isda pumapasok sa pukot niya, tuloy pa rin ang laban, hindi siya sumusuko. Tapos sabi ko, bakit ako sumusuko? Bakit hindi ko balikan yung bahay ko at gagawa ako ulit ng mga content at saka titingnan ko kung may papasok bang mga isda. So ayun, binalikan ko yung bahay ko. Gumawa ako ng mga bagong content, kung ano yung mga content na kaya kong gawin. Ito pa mga sisi, kung gagawa kayo ng mga content, siguraduhin ninyo na kaya nyo yon. Yun bang hindi lang dahil sa trending ang content na to, gagawin ko to? No. Kung anong content ang makakaya nyo, yun lang ang gawin nyo. Huwag nyong gawin ang hindi nyo kaya. Kasi mas lalo kayong mahihirapan. So yun, gumawa ko ng mga content, tapos ayun, na-upload ko na. Tapos ayun, unti-unting may mga isda na pumapasok sa pocket ko. Pero ang pinaka number one talagang nakakatulong sa akin kung paano ko nakahuli ng maraming isda ay ang pagtambay sa mga LS. Sa LS talaga ako nakakuha ng maraming isda. Alam niyo mga sisi, share ko sa inyo to. July, talagang nahihirapan akong manghuli ng isda. Itong August, doon nagumpisa ako magtambay sa mga bahay na nag-LS, doon ako nakahuli ng isda na talagang ang bilis umusad yung panghuli ko ng isda. Araw-araw, gabi-gabi, nanghuli ako ng isda doon kung sa sino man ang nag-LS. Tapos mga sisi, kung kayo ay magtambay sa LS, huwag kayong lumabas agad. Ginagawa ko, magtambay ako sa LS ng kalahating oras pataas bago ako mag-escape or mag-exit. Tsaka, kung magtambay kayo sa isang LS, kailangan lagi kayong nagko-comment. Hindi yung nanonood lang kayo sa mga nagko-comment doon. Ang ginagawa ko, lagi akong nagko-comment. Kung sino man yung nakikita ko doon, i-hi ko sila, i-shout out ko sila para makikita nila yung pangalan ko. At yun, nag-ipik yun. Yung idea ko, nag-ipik sa akin. Kasi sa bawat nandoon na hinahay ko, nag-hi din sila sa akin. So, syempre, pag nakita nila yung pangalan mo, pupuntahan nila yung bahay mo. At saka, kung nanood kayo sa bahay ng mga kapitbahay mo na, kailangan mag-comment talaga kayo. Tapusin nyo muna yung palabas nila.
Pero kung medyo mahaba-haba yung palabas nila, tapos may trabaho ka pa, may gagawin ka pa, kahit matapusin mo muna yung 5 minutes pataas. Kasi sa akin, hindi ko alam kung insakto ba ng 5 minutes ang kailangan talaga. Pero ako, talagang kung halimbawa 15 minutos yung palabas na yon, kalahati talaga ang panoorin ko. Kung ilang minuto ang palabas na yon, kalahati talaga ang panoorin ko. Tapos mag-comment talaga ako sa bawat content na pinapanood ko. Nagko-comment talaga ako, mga sisi. Nagko-comment ako at nagla-like ako. Kasi isa rin yon na makakatulong sa atin pag nag-comment kayo sa mga content na pinapanood ninyo. Kasi mayroon din mga isda doon nakatambay eh. At saka mayroon pang papasok. So, pag nandoon ka na sa loob, makikita nila yung pangalan mo. So, maaaring mapuntahan nila yung bahay mo. O, so, dagdag na yun. So, yun ang ginagawa ko. So, habang tumatagal akong nagtambay sa mga LS, ilan din sa mga channel na binigyan nila ako ng jacket bilang admin sa LS nila. Yun. So, pag lagi kang nagtatambay sa mga LS, marami kang nakilala. So, itong August, marami yung bilis ng pag-akyat ng pangingisda ko dahil nga sa LS at dahil din sa Team Whitey. Yung Team Whitey namin, wala talaga akong masabi. Sobrang bait ng mga ka-Team Whitey ko. Talagang hindi nila iniisip yung sarili nila. Yun bang focus talaga namin yung pagtutulungan sa isa't isa. Yun talaga ang lagi namin ginagawa. At talagang lahat kami nagkakaisa na yun talaga ang mission namin or vision na magtutulungan sa isa't isa. Yun ang aming ginagawa noon hanggat ngayon. So isa rin sila na tumutulong kung paano ko nakuha ang aking 1K. So, sa lahat din ng mga kadikit ko, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin, sa mga nag-LS po na may tiwala sa akin, maraming maraming salamat po sa pag-promote nyo sa channel ko. Yun din ang dahilan kung bakit nakuha ko agad yung 1K. So, isipin nyo mga sisi ha. June, July, hindi pa nakaabot ng 500 yung isda ko June, July. Itong August lang. Itong August lang talagang bilis ng pangingisda ko. At nung nakaraang araw, ayun, doon ko na nakumpleto ang 1K. So malaking may tutulong sa atin ang pagtambay sa LS. Lalo na yung LS na yun ay marami ding nagtambay doon. Ang pagtambay ng medyo matagal. Tapos comment lang kayo ng comment para may mga isda na makakita din sa pangalan ninyo at pupuntahan nila yung pokot mo. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. Sana nagustuhan nyo. And once again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Saka ulitin ko, tiwala lang kayo sa sarili ninyo. At kailangan nyo rin na magsipag o tiyaga pa. Dagdagan nyo pa yung pagsisikap nyo. Yun lang. Love you guys! Body, baby, show me.